Magandang gabi po sa ating lahat, mga kapatid. Magandang gabi rin po, Father. Tayo po ngayon ay nasa 21st linggo sa karaniwang panahon, ang huling linggo ng buwan ng Agosto. At para sa ating pagninilay, magandang balikan itong narinig natin mula sa ating Ebanghelyo, kung saan dalawang tanong ang ibinigay ng ating Panginoon sa kanyang mga alagad. Yung unang tanong, madaling sagutin, pero yung pangalawang tanong, medyo mahirap sagutin. Unang tanong, sino raw ang anak ng tao ayon sa mga tao? Na para bang sinasabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, sino raw ako ayon sa mga sinasabi ng mga tao? Anong sinasabi nila tungkol sa akin? Sino raw ako? At mabilis ang naging sagot ng mga alagad at iba-iba sila, sapagkat iyon naman ang naririnig nila na sinasabi ng mga tao tungkol kay Jesus. Sabi po ng ilan, kayo raw po ay si Juan Bautista. Meron naman po nagsasabi, kayo raw si Elias. Yung iba ang sinasabi nila, kayo raw ay isa sa mga propeta. O diba, ang daling sagutin yung unang tanong. Kasi ito ay kung ano ang naririnig nyo na sinasabi ng iba tungkol sa akin. At gano'n naman tayo, di ba? Ang bilis talaga nating magsabi ng kung papaano natin nakikilala ayon sa naririnig natin ang bawat isa. Sino ako ayon sa naririnig nyo? Ah, iyan, ganito yan. Oo nga eh, sobra yan, ganito talaga yan, ganyan na yan. Ang bilis nating sumagot. Pero yung pangalawang tanong, mukhang hindi ganoon kadali para sa mga alagad na ito ay sagutin. Kayo naman, ano ang sinasabi ninyo, sino ako? Personal na ito. Hindi na ito yung kung anong naririnig mo na sinasabi ng marami tungkol sa akin. Ang pangalawang tanong para sa iyo, sino ako? At medyo nanahimik ang mga alagad. At ang sabi ng Ebanghelyo, ang sumagot, si Pedro. Kayo po ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. At ang sabi ni Jesus sa kanya, mapalad ka, Simon, na anak ni Jonas, sapagkat ang katotohanan ito ay hindi inihayag sa iyo ng sino mang tao. Hindi mo ito narinig na sinabi ng kung sino man. Mapalad ka, Simon, sapagkat ang katotohanan ito ay inihayag sa iyo ng aking amang nasa langit. Salamat sa biyaya ng Diyos. Ipinagkaloob kay Pedro ang katotohanan. Sino ba itong Jesus na ito? Kayo po ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. At sa pagkakataon na ito, ayon sa narinig natin sa ating Ebanghelyo, ibinigay ni Jesus kay Pedro ang napakahalagang pangalan. Ipinagkatiwala kay Pedro ang napakahalagang responsibilidad. Kung ayon sa sinabi mo, Pedro, na ako ang anak ng Diyos na buhay, na ako ang Kristo, ikaw naman ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito, itatayo ko ang aking simbahan.
Ibig sabihin ang pangalan ni Pedro, bato. Rock. Pundasyon. Sa ibabaw ng batong ito, itatayo ko ang aking simbahan at hindi makakapanaig sa kanya ang kapangyarihan ng kamatayan. At pagkatapos noon, sinabi ni Jesus sa kanya, ibibigay ko sa iyo ang susi sa kaharian ng langit. Ang ipagbawal mo dito sa lupa, ipagbabawal din sa langit. Ang ipahintulot mo dito sa lupa, ipapahintulot din sa langit. Ito yung sinasabing sakramento ng kumpisal. Nung ipinagkatiwala ni Jesus kay Pedro ang susi ng kaharian ng langit, ito rin ay ang kapangyarihang magpatawad o hindi magpatawad ng mga kasalanan. Ano mang patawarin mo dito sa lupa, patatawarin sa langit. Ang hindi mo patawarin dito sa lupa ay hindi patatawarin sa langit. Kaya dito sa kwentong ito, malinaw ipinakilala ng Ama sa pamamagitan ng inspirasyon na ibinigay kay Pedro kung sino itong Jesus na ito. Kayo po ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. At pagkatapos ng lahat ng ito, merong inihabilin si Jesus sa mga alagad. Huwag niyo munang ipagsasabi kahit kanino kung sino ako hanggat hindi nangyayari ang lahat ng bagay na ito. Kaya mga kapatid, dito sa bahaging ito ng ating ebanghelyo, ang isang mahalagang dapat nating intindihin ay yung mas mahalagang tanong kung saan ang hinihingi ay ang personal na sagot. Sanay tayo dun sa unang tanong, ano ang masasabi mo tungkol dito sa taong ito? At ang dami-dami nating pwedeng masabi, di ba? Pero mas inaanyayahan tayo doon sa pangalawang tanong, ikaw naman, ano ang masasabi mo tungkol dito sa taong ito? Yung personal, yung nanggagaling sa kung papaano mo siya nakasama, kung papaano mo siya nakilala, at kung papaano mo siya gustong makilala pa. Kaya salamat sa biyaya ng Diyos, ipinagkaloob kay Pedro ang katotohanan. Kaya ito sana ang maging malinaw nating pagsagot sa tanong, sino si Jesus para sa iyo? Papaano kaya natin sasagutin ang tanong na ito, sino ba si Jesus para sa iyo? Siguro sasabihin ng iba, si Jesus ang aking Panginoon. Si Jesus ang aking Diyos. Pero kung babalikan natin sa mga karanasan natin sa buhay, sino si Jesus para sa iyo? At doon magkakaiba-iba. Halimbawa, minsan sa buhay natin, si Jesus ang itinuturing nating kaibigan. Kaya kung tatanungin tayo, sino para sa iyo si Jesus, ang maaari mong sabihin, si Jesus ang aking kaibigan. At kapag tatanungin yung iba, para naman sa iyo, sino si Jesus? At kung hahanapin natin sa karanasan natin sa buhay, kung papaanong kumilos ang Diyos sa atin, maaaring ang pwedeng isagot, si Jesus para sa akin, ang aking dakilang manggagamot.
Sapagkat minsan sa buhay ko, nung ako ay dumaan sa matinding karamdaman, si Jesus ang naging manggagamot para sa akin. Pinagaling niya ako. Kaya para sa akin, si Jesus ang aking dakilang manggagamot. Diba kapag babalikan natin yung iba't ibang mga karanasan natin sa buhay, mas magiging malinaw sino si Jesus para sa iyo. Kaya magandang pagnilayan, magandang pagdasalan. Sa buhay mo ngayon, sino si Jesus? Amen.